Volume up, volume down. Yung sa power button natin, ayan. Yan, yan. Lahat ng buttons. Yes. So kasi, ang ganda kasi ng mga Safe Flip Fold, ayan. Kasi, very handy lang sila, oh. Ganyan lang, pocket size. Naka-iPhone ka na, 15,500 lang. Yes po. Itong si 10th Gen, meron na sa AMS Gadgets, pero coming soon pa lang sila sa Power Mac. Saan nila ang baba na ng price nila? Mga ka-best finds. So, welcome to another vlog. Alam ko marami sa inyong nakapanood ng vlog natin regarding sa mga second-hand iPhones. Kung paano ba tayo magli-legit check, di ba? Kung gusto nating bumili ng second-hand, especially dito sa Green Hills. Sa mga hindi nakapanood, isi-share ko yung link dito sa ating comment section para in case din na interested kayong bumili ng mga second-hand gadgets, eh alam nyo kung paano mag-check. Ngayon naman mga ka-best finds, nandito pa rin tayo sa AMS Gadgets. For this vlog naman, ituturo naman namin sa inyo kung paano naman mag-legit check ng mga Android phones. Siyempre, hindi naman tayo lahat iPhone users, di ba? At siyempre, kung bibili tayo ng second hand, napakalaki talaga ng diferensya ng presyo versus sa mga brand new. Kaya dapat, alam din natin kung legit yung nabibili natin. Sa mga hindi pa nga pala po nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated every time na may mga best finds topics tayo. Siyempre, bukod dun sa ating legit check na gagawin, update ko na rin kayo sa mga prices sa mga gadgets ngayon na iPhones and Androids. Kasi siyempre, alam natin pag December, di ba, peak season talaga yan. Masyado bang tumaas sa mga prices o meron din bang mga bumaba? Aalamin natin yan ngayon dito sa AMS Gadgets. Ang mga ka-best finds, ngayong vlog na to, inistorbo na naman natin ay si Miss Mimi. Kaya, dito to sa stall ng V17, AMS Gadgets. Kaya nakashare uli ang kanilang Facebook page at ang iba pa nilang details sa ating description box in case meron kayong mga inquiries na hindi natin natakal sa ating vlog. Very friendly si Miss Mimi, kaya niya tayo in-entertain ngayon para dito na naman sa topic natin regarding legit check ng mga Androids. So kung matatandaan nyo mga ka-best finds, si Miss Mimi yung nagturo sa atin na mayroon palang mga bomba na batteries, diba, sa mga iPhones at kung paano maiiwasan yung mga yun, ha. Ngayon, tuturuan niya tayo kung paano mag-check ng Android phones. Pagandaan kaya naman kay Samsung, meron na siyang parang nakaano na pag-checking talaga siya nun. Okay. So, pag-check natin sa pagka-second-hand na Samsung, dial nila yung **0*. And then, pagka-red siya, ma'am, ayan, check natin kung may mga ibang kulay lumalabas. Para sigurado tayong yung LCD natin walang mga AMOLED burn. AMOLED burn. Yes, yung okay. Parang nagbabakat yung mga iPhones logo sa phone. Ah, yes. Parang may shadow. Yes. Okay. Tapos naka-green siya ibang kulay. Blue. And then, eto. Dito natin makikita may mga AMOLED talaga siya. May mga icons na nakabakat. May AMOLED burn, anong ibig sabihin nun? Usually, caution ng overcharging or minsan naman talaga bigla na lang siyang lumalabas. So, may issue na yung phone. May issue na yung LCD. Pero working pa naman yung LCD. Working pa naman, pero... Medyo nakakabother lang tingnan kasi para may mga nakabakat na. Oo. Hindi na siya plain na kasi malinis talaga yung LCD. Okay. Kaya ito yung may nakabakat-bakat na dyan, yung sa mga ganito. Okay, pag-replace din ba yung LCD? Ganun din ang lumalabas? Pag kasi Samsung, as far as I know, ma'am, bihira lang tayo makapag-replace ng Samsung na LCD kasi mahal yung piyasa ni Samsung. Ah, so, once si Samsung LCD nasira, minsan dito walang tumatanggap bumili. Kasi ganoon. So pinapalitan na lang ng bago. Kasi mahal. Yung LCD ni Samsung is minsan worth isang cellphone siya. Okay. So yung titingnan nyo lang is yung mga kung may mga nakatabing mga AMOLED burns. May mga hindi nagtatouch sa LCD. Okay. I-check natin. Okay. Kasi yun, pagka may palit, pero if ever may palitin ng LCD, same din sa iPhone, hindi na siya ganun ka intact yung glue niya dito sa side. Kumbaga, medyo rough na yung mga gilid-gilid niya, tapos medyo nakangat yung dito. Yung okay. Sa mga palit LCD. Sa mga palit LCD. Yes. Kitang-kita, no? Yes. Okay. Pero ito ba, sa lahat ng Android, o kay Samsung lang muna? Samsung. Yes. Sige. Sa touch naman natin, ma'am, check natin kung wala siya yung mga hard touch o mga ghost touch. Kailangan mapindot natin yung sila lahat. Yes, hindi tayo makaka-exit pag
Pag hindi natin ito napindot lahat, kailangan pindot yan lahat. Ah, ganun. Hindi ka makaka-exit dyan. Parang nasa maze lang. Ang kailangan mag-touch talaga ito siya mo. So, ibig sabihin, pag ganun, walang issue yung touchscreen niya. Okay. Pag kami mga high-touch, hindi siya nag-touch. Hindi natin yung mapipindot talaga. Oo, kasi minsan, pag bumibili ka ng second hand sa marketplace, iba, tapos pagdating sa'yo, ang hirap, no? Minsan, iniisip mo na dahil lang doon sa tempered glass, yes. Pero yung pala yun. May mga hard touch na yun. Minsan, naiipit natin na babagsak ng medyo light-light lang. Oo. Hindi naka hard touch na yung LCD niya. Okay. Sa Megapa, meron siya mga tester ng para sa camera. Gumagana yung camera. Front cam naman niya, ayan. Yan. Yun. And then, sa speaker. Yan. So, dalawa yung speaker ng Samsung, ma'am, dito sa baba, tsaka sa taas. So, try natin sa baba. Okay. And then, try natin sa taas. Okay. Ah, okay. Dalawa. Yung speaker niya rin, no, pwede mong i-check na up kung gumagana or sa down. And then, yung mga sub-key, yung mga keys natin dito, yung mga buttons kung gumagana. So press natin siya, nag-iba yung kulay kasi napipindot siya. Volume up, volume down. Yung sa power button natin, sa yan. Yan, yan. Lahat ng buttons? Yes, yes. At saka yung mga dito sa ano natin. Pambot, yan, yan. So okay siya. Ay, ang galing. Oo, kasi ang galing nung pag-check ng Android, ah, ng Samsung in particular. Kasi isang interface na lang, yes. Tapos nandun na lahat. Yung grip sensor na lang yun. Ano naman yung grip sensor? Nakagrip siya, tapos nire-release mo siya. Ano? Tapos release, working siya. Anong ibig sabihin nun? Kung hawak mo yung phone, may parang nasa sensor niya mga galing siya, release mo siya. Okay, so ibig sabihin nun, pag working yun? Okay siya. Okay yung sensor niya. Okay yung sensor niya in general ulit? Sa ano lang siya, sa grip lang niya. Sa grip? Sa grip lang. Okay. Sa S22 Ultra, may tester sila nung pencil, ma'am, ha? Gama-check natin. Gumagana yung pencil. So, try natin siya. Ito yung pencil, S-pen niya. Mag-draw tayo dyan. Yan. Mga Note 20, Note 10 Plus. I-test natin yung mga pencil dyan. Lahat ng pencil, ganyan ang testing? Yes, testin natin siya. Minig lang yung kamay. Yan. Kailangan kompleto rin. Yes. So, possible din pala na defective yung pencil, no? Yes, ma'am. Ipapakita ko sa inyo, ma'am, pag minsan i-check niyo siya sa, yung sa camera. Ayan siya. Okay. Yung air, ano nito, pagkaganyan, pwede natin siyang panggawin pang capture ng video. So, pagka hindi siya gumagana, possible na sila yung ano. So, kailangan ganito. Ayun. Okay. Para doon sa air action niya, no? Yes. So, kung magte-take ka ng picture, pwede mo gamitin yung pencil mo, tapos ganyan mo lang siya. Yun. Yung mga minsan mga defective na pencil, yung hindi gumagana sa ganito. So, iti-check nila yan sa camera kung gumagana mo nga. Diba? Social. A Note series sa mga S22 Ultra. Check nga yung mga ganito. Kung gumagana. Then, yung signal always. Pag bibili ka ng phone, ma'am, mapa-Samsung na siya or iPhone. Always may try yung dalawang SIM. Kung bibili yung stop and line. So, kailangan magdala kayo ng dalawang SIM cards, diba? Kailangan daw, i-check nyo parehong SIM slots, no? Kung gumagana. Sa Samsung naman, no? Meron din tayo tinatawag na smart lock load lock. Sa smart lock yung phone mo, smart na yun lang yung gumagana for internet. Yung globe yung ibang SIM for tawag and text na siya. Ay, oo nga. So, kunyari nga pala, naka-smart lock. Tandaan nyo na yung SIM 1 lang ang gumagana for internet. Eh, kunyari, ang nilagay nyo sa SIM 2 ay Globe, hindi kayo makakapag-internet, yes. Hindi kayo makakapag-data kahit yun yung postpaid SIM card nyo. Yes. Pero kung wala namang issue sa inyo na smart lock siya, saka Globe lock, ay okay lang. Kasi mas mura din yung mga ganun eh, no? Smart, yes. Lock, Globe lock. Mas mura yun siya, no? Compare pag-open lang. Oh. And same sa ano man, sa mga sa iPhone, may mga variant-variant din kasi.
Ayun, may variants din pala ang mga Androids, mga ka-best finds. Minsan kasi may mga nagtatanong sa atin, ay, pag Korea po ba clone? Kasi dati, di ba, noong mga unang panahon, nauso yun. Yung itsurang-itsura talaga ni Samsung, pero pagdating sa'yo, yung functions, ibang-iba. No, pati yung mga font, yes, ibang-iba. Ayun, mga ka-best finds, may mga variants na talaga. Both si Android, saka si iPhone. Korean variant, Hong Kong variant, pero hindi sila mga clone. Sample natin for Korea variant na Samsung. Okay. Si Korea variant is, Samsung is originally from Korea talaga. Ito yung mga itsura ni Samsung na Korea variant. So, function-wise, wala masyadong pinatay. Sa NTC? Lang, yes. Makikita mo lang siya. Ito, NTC to siya, ma'am. Tapos makikita mo lang siya, may mga nakalagay na apps from Korea talaga. Ito, oh! Ito, yan. May makikita ka parang mga nakalagay na mga Korean na mga apps siya. So, pwede naman nilang i-disable. Okay, so, pero parehong legit to. Korean variant lang to. Tapos ito, NTC. NTC natin usually sa mga iPhone, Samsung natin, dual SIM sila. Same with Hong Kong variant, dual SIM. Pero sa mga Z Flip, kahit anong variant kaya siya, single SIM lang siya, mapa-NTC. Ah, ganun. Okay, mapa-NTC, Hong Kong, Korea. Pero pag mga ganito, yung NTC saka Hong Kong, dual SIM. Tapos yung Korean variant, single SIM lang talaga siya. Mas mahal ba pag US variant? Actually, ang mahal lang dito is mga NTC. Ah, mas mahal pa yung NTC? O kaya yung mga galing Philippines? Distributed sa Philippines, mas mahal pa sila. Kasi yung warranty dito sa atin sa Philippines. Okay. So, ibig bang sabihin, pag kunyari, Hong Kong variant, walang warranty dito? Wala siyang warranty, pero pwede mo siya in case paayos sa Samsung. Pwede malang yung may mga charge lang silang hinihingi. Sa mga service center. Unti-unti nalalaman nyo na kung paano kayo mag-check ng mga Android sa pagbibili kayo ng second hand. Sa brand yun naman ng Samsung, medyo tricky kasi checking ng Samsung. Unlike kasi sa ano, ma'am, unlike sa Apple, may website tayong pwedeng i-check kung activated yun. So hindi kasi, na check yung serial number nila kung activated. Tip ko na lang is always ask for the seller kung brand new item. Parang kayo sa seller, sinabing brand new item. Oo, saka siguro talaga, especially pag second hand or pag mga ganito, di ba, yung gusto nyo makamura, ayan. Dapat sa legit sellers lang talaga kayo bumili para alam nyo talaga na yung ibibigay sa inyo ay maayos and fully functional. So, Miss Mimi, ngayong December, kasi peak season, di ba? Nag-sale ba? Pero alam ko hindi, no? Yun nga, akala kasi yung kadamihan, ma'am, pag December, may mga sale, so bababa price. Oo, pero hindi mga ka-best finds. Kasi tingnan nyo, even sa SM, bago mag-December, yun na yung last sale nila. Tapos pagdating ng peak season, wala na talagang sale sa mga malls. Ganon din dito sa Green Hills. Ayan. Pagka December, mas medyo tumataas yung prices kasi yung demand ng products sobra, pero yung supply natin, hindi ganun kadami yung mga affordable pa rin naman. Affordable pa rin siya. Kaso nga lang, compared ng mga past few months, mas tumaas siya ng konti. Okay. Mas mababa pa rin kaysa sa mall. Oo. Okay. Pero hindi naman SRP price, at least mababa pa rin ng konti sa mall. Okay. Mas mababa pa rin sila, of course, dito sa Green Hills. Known naman talaga ang Green Hills sa ganun, di ba? Mababang presyo ng gadgets and cell phones. So, bigyan mo kami ng idea, Miss Mimic. Magkano ba yung mga Androids ngayon? Pati na rin yung mga iPhones mo, ha? Ay, yes, ma'am. Ito, meron tayo yung mga latest sa Samsung, ma. S22 Ultra. Si Z Flip. Okay. Or si Z Fold 4. Yan. Yung sale pala ng Samsung, ma'am, is ito lang yung original nila. Ah, okay. Pero yung mga plastic, kami rin naglalagay. Okay. Even oh, sa, oh. Even sa iPhones. Kasi yung nagtataka kayo mabakit hindi naka-plastic. Mm-mm. Akala hindi pa. Hindi, parang ito. Ano yata yun, Miss Mimic, worldwide, tinatanggal na nila ang paggamit ng plastic. Yes. Mga plastic na lang na kaibigan ng meron. Eto ma, meron tayong Z Fold 4. Ito yung pinaka-latest ng Z Fold series ng Samsung. Okay. Kasi may 3, no? May 3. Okay. Ito yung pinaka-latest niya. NTC variant, 256GB yung base memory nila. Mm-hmm. Tapos, ito siya ma'am, NTC open line, 80,500 po. 80,500, 256GB. Okay. Korea variant natin is sa mga 75. Okay. Tapos si Hong Kong natin is sa mga 77. Ang laki ng difference. So, itong si Z-Fold, yung para ng pwedeng tablet, yes, no? Sa laki. Yes. Okay, sige. Z Flip 4 natin, ma'am. Ito din. Ito yung pinakabago ng Z Flip series natin. Mm-hmm. Meron tayong 128GB.
NTC din po siya ngayon. 53,000 naman. 53,000. Brand new, hindi siya resealed, hindi siya globe na in-open line. Open line talaga siya, original. So open line, pero one SIM lang siya eh, no? Apa, one SIM. Okay. 22 Ultra. Ayan, okay. Meron tayong 128GB. 56.5C, 128GB, NTC variant, yung US variant na S92, 34,500. As ilang gig na siya? Ito is 128 na po siya. 128GB. Yes. Ito bang mga ito, may mga second hand na rin? Meron na rin lang. Ayan, may mga second hand na sila, mga ka-best finds, ha? Meron mga safe hold. Meron tayong ngayon is Korea variant. Grabe, sobrang ganda, oh. Ito yung S22 Ultra. Ang ganda nito, Miss Mimic, no? Yung ginawa nila is parang yung S-Series at saka Note, pinag-isa. So, nilagyan nila ng pen sa baba. Ah, may pen na siya. Parang sa Note. Parang sa Note. Ang hindi galing. Na kasi sila nag-release ng Note na series na yung year. So, si S22 Ultra yun. Grabe, sobrang glamorous nito, so, no? So, eto? 46,500. 46,500. S22 Ultra, Korea variant, 256GB. Oh, ganyang kalinaw yung camera, oh. Ganyang kalinaw. Grabe. Oo, sobrang linaw talaga. Tiyan mo naman yung camera ng S22. Ayan. Eto naman siya, ma'am. Si Z Flip. Eto yung 4, tsaka yung Z Flip 3. Z Flip 4 and 3. Si 4, chula niya, tsaka si 3. Anong kaiba nila? Halos parehong-pareho. So, ang feeling ko lang yung kaiba nila, yung ito oh, yung material niya, yes. No? Mas maganda na siya, matte gray. Yes. No? Tapos yung parang side niya, paano siya, pa-flat na siya. Ito pa-curve. Ah, oo yes. Nga. Pero kasi, ang ganda kasi ng mga safe flip, kasi very handy lang sila, oh. Ganyan lang, pocket size. Especially dun sa mga girls na mahilig lang sa maliit na purse, no? Pwedeng-pwede mong ilagay ito. Handy. Oo, very handy. So, magkano nga ulit ito, Miss Mimi? Ito, 128GB, Korea variant, ma'am. Okay. 37,500. Okay. Ito naman si Z Flip 3. Oo. 30,000. 30,000? Yes. Okay. Ito naman meron din tayo mga S21 FE. Second. FE? S21 FE? Ito naman S21 FE, 128GB. 19,000. 19,000 sa S21. Meron din tayong S22 Plus. Ayan, S22 plus 5G yes, na. Okay. Yes po, mas mura siya compared kay S22 Ultra. Okay, so magkano naman siya? Ito, 37,500. 256GB na siya. Nagsisi-CO, di ba kayo? Yes po, meron tayong cash on delivery. Tsaka yung mga rider namin, yung trusted rider talaga, mga in-house rider talaga. Para yung payment nila, tsaka yung item, safe darating sa payment. Oo, sila na yung nagka-cash handling. Yes, so, Ms. Mimic, sabi mo, yung mga iPhones natin, yung mga gadgets natin, medyo tumaas ng konti. Tumaas pa ng konti. Okay, bigyan mo naman kami ng idea, magkakano. Meron tayong sa mga iPhone 14 Pro Max, ma'am. Bang 15? Wala pa. Baka next year. Oh, baka next year. Na tayo. Ito si 14 Pro Max, 128 natin NTC. Meron tayong 78,000 purple at saka black. Pagka purple, deep purple at saka space black na, mas mahal siya compared sa other colors. Ito yung pinaka bestseller na kulay ni 14 series. Okay, mas mahal pala sa purple. Yes po. And brand new NTC siya na activated na ha. Yung mga NTC natin na 14 Pro Max. Ayan ha, walang activated dito kala Miss Mimi. Kahit i-check nyo pa yung serial numbers, di ba? O kahit i-review nyo yung mga tips na binigay niya sa kanya nyo gamitin. Okay, para ma-check nyo kung talagang legit yung mga benta nila. Meron din tayo sila iPhone 14. Okay. Saka may mga 14 Plus din tayo, ma'am ha. Okay, ito naman sa iPhone 14. Yung maliit niya. Ito yung mga pang medyo budget meal ng 14 series. Correct. Meron tayong 128, 54,500 na rin siya, ma'am. 54? Parang hindi naman masyadong tumaas. Very slight lang. Okay. NTC variant na din yun siya, ma'am, ha? Okay. Yung meron tayo. And then meron tayong brand new na iPhone 13. So, NTC at saka si Hong Kong variant. Okay. Yes.
Si 128 natin, ma'am, medyo tumaas tayo ng konti, 47,500 NTC variant. Okay. May mas cheaper price yung mga China variant tsaka US variant. Sa China variant, dual SIM na hindi siya yung clone, ma'am. Oh. And mga ka-best friends, ha, pag sinabi nilang China variant or Hong Kong variant, hindi sila mga clone, ha, sa iPhone. Distributed sila sa Hong Kong and China, and normally, mga dual SIM sila. Meron tayong iPhone 12 pa rin ng mga brand new, ma'am. Okay. Si 64. Mm-hmm. Yan. Si 64 natin is 38,000. 38,000. Yes, up in line na yan sila lahat. As of now, isa sa pinaka-affordable tsaka mabentang iPhone na brand new ngayon is iPhone 11. 128GB, 31,000 po. NTC variant. 31,000 lang. Yes. Pero naka-warranty pa siya. Naka-warranty pa rin. Any Apple Store, pwede mo silang dalhin pag merong problema. Yes, po. Okay. So hanggang kailan yung warranty niya? Mga warranty ni Apple is 1-year warranty. 1-year warranty. Meron siyang mga Apple Care na tinatawag natin para mag-extend to another 1-year warranty yung devices natin. Mm. Pero bibili niyo yun kay Apple. O parang insurance. Insurance na naman siya. Okay. So mga naghahanap din mo ng mga iPad, meron tayo naman. Ayan, may mga iPads iPad din dito sa AMS, yes, Gadgets. Ito yung pinaka-latest sa mini na iPad. Okay, si iPad mini. Yes. Itong mga iPhones and iPads po, may mga colors yan. Yes po. Si mini 64GB, okay. 28,500. 28,500. Ito yung 37,500 natin. Mm. Si iPad Air M1. Yung chipset niya is M1 siya, ma'am. M1 so, chipset. Mabilis siya. Yes po. Pinaka-latest din, ma'am. Si 10th Gen. Ayan, si 10th Gen. Uh-oh. May yellow, may blue. Ah, ganun talaga, yes, yung color niya. Ganun yung kulay niya. Pero ito yung parang isa sa pinaka-bestseller color. Yung okay. Pink. Sa mga babae. Sige, si 10th Gen. Yan, 29,500. Ay, ang mura niya. 29,500, 64GB. Yes. Ayan mga ka-best finds. So, etong si 10th Gen, meron na sa AMS Gadgets. Pero, coming soon pa lang sila sa Power Mac. Sa kanila, ang baba na nung price nila. Oh, no? Pero these are all brand new. Yes, pinaka-latest nila na iPad Pro, M2. Okay. M2 na 1.8GB. Siya, ma'am, ano na lang po siya ngayon, 54. 54,000. Parang as is pa rin yung price ni Oppo. Okay, 128GB na siya. Wi-Fi pa rin siya, ma'am. And then meron tayong, ito yung pinaka-budget meal natin. Pang student talaga siya. Ito yung 9th Gen, ma'am. Ito yung 9th Gen. Ito yung sinundan nung 10th Gen. Si 9th Gen, ang ganda na eh. Oo. Diba? Okay na ito sa mga students or mga paperworks. Oo, okay, even siya sa office nga. Office works, office pwede siya. Office yung gamit ko. Yes, okay. Ito siya, ma'am, 64GB Wi-Fi, brand new. 19,800. Wow, hindi yes, nga. 19,800. Okay, 19,800, yes, lang yung 9th Gen nila na iPad. Yes, so, maganda na siyang pang... So, ang ganda ng processor nito. Yes, ma'am, maganda na siya. Ito din yung review nito sa mga tech review ng mga... Oo, correct. Mga mahilig sa Apple Watch. Ayan. Ito yung pinaka-latest natin, si SE2. At saka si Apple Watch Series 8. May SE2, saka si Series 8. Brand new pa rin brand yan. New pa rin. Okay. So ganito yung shield niya, ma'am, ha? Ito na yung seal niya, wala na siyang plastic din. Pag ganun mo na lang yan siya, naka-seal sa loob yung mga item. Oo. Yes. Tsaka check na lang din nila yung serial number for checking kung activated or not yung item. Ah, pati pala yung mga Apple Watch. Wala. Check sila. Okay, nag-check in sila online kung activated na sila. Yes po. Eto si SE2 natin, ma'am, 40mm, 17,000 po. 17,000. Yes, brand new, 17,000. Eto naman si SE natin, 45mm, 29,000. Second hand ka na rin ito? May mga second din tayong nakukuha nito minsan. Pero mabilis din siya na susold. Pero pagka mga latest na ganito, ma'am, much better kung konti lang price difference na sa brand na lang sila. Kung kukumpara niya talaga yung mga prices nila rito, kasi nga dito na kang bumibili ng gadgets, alaki talagang diferensya sa labas. Yes po. Mga direct imports din naman, yes, talaga to. Yes. Sa mga gusto namang magregalo ng iPhone sa mga anak nyo, ayan, yung mga second hand iPhones. Yes. Tingnan natin yung mga prices dito sa AMS. Eto, ma'am, meron tayong si 12 Pro Max, 128, tsaka si 256GB. Okay. Yes po.
Ito, 40,500, 42,500 si 256. Open line, battery as is, hindi siya boosted, hindi siya replaced. Okay, tapos hindi refurbished. Hindi refurbished. Yun ang pinakamahalaga doon, yes. No? Kasi once na refurbished si iPhone, medyo, may mga issues. Oo, may mga issues. Sa mga second hand natin items, ma'am, may service warranty tayo. 7 days service warranty in case may mga factory defect pwede namin sa inyo replace. Pero wala kaming warranty to any LCD or update or human errors. Wala kaming mga warranty. And then meron ito, ma'am, may maliit na size tayo sa mga mahilig sa 12 Pro. Mas maliit sa 12 Pro. So may 128 tayo, 35,500. Ganda. Ganda ng gold. Cute. Oh. 256 din tayo yun, ma'am. Kami mga ibang kulay din tayo. May blue. So marami pa kayong iba't ibang colors. Kulay pa. Nakita ko maandang available. Ito naman, si 256, 37,500. iPhone 12 Pro. Yes. Ito yung tayong 12. Mm-hmm. Yung mga open lock tsaka smart lock din. Ito yung smart lock mo. Si iPhone 12. So 128 GB. How much naman ito? 28,000. 28,000 yes. Na lang. Meron tayong mga iPhone 13 pa rin, ma'am. Makikinis pa ito yung mga 13 natin, ma'am, ha? Oo nga. Medyo mataas pa yung battery health din. Ah, talaga? So ilan pa yung battery? Ay, oh, ma'am. 99%. Yes. Meron din kasi naman, parang ang bago-bago pa ng 13, pa. Tapos usually, biglang lumabas si 14, no? Okay. Sa mga 13 series, okay lang makakuha tayo na may mga 100% or ano. Ito, 100% siya, may warranty pa ito hanggang next year, ma'am. Grabe, no? Tapos binenta na. Binenta. Magkano mo yung binibenta? Ito, 256GB, NTC variant, 42,000. 42,000. Yes. Brand new nito nasa 50 plus. 50 plus. Yes. Okay. Tapos, ito naman yung 128 natin, 39,500. Tignan nyo, oh, mga 99% pa yung kanilang battery health. Tapos, yung isa nga, 100% pa siya. At legit yan ha, mga ka-best friends, hindi sila boosted. Kasi nga naman, iPhone 13, parang halos kare-release lang din. Tapos, sinunda ni 14, kaya nanawa ka agad yung mga yes, owners. Yes. So, nabenta sila through swap, no? Yes, swap po. Eto, nag-swap din ito, ma'am. Hindi ako nagkakamali sa Arnumoto, ma'am. Followers mo din yan. iPhone 13 mini. No, isa sa mga subscribers natin ay nagpa-swap din kay Miss Mimic. iPhone 13 mini. Ganda-ganda. Anong pinaswap niya? 14 Pro Max. Wow, nag-14 Pro Max na siya. Diba? Nag-level up siya. Level up. Pero ang ganda ng unit niya. Sobrang ano yan, ma'am. 100% hindi niya nagagamit kasi nalilitan siya. Kasi namimili rin sila ng mga sinaswap, yes. No? Hindi lahat ng, gusto ko magpa-swap, tinetesting muna nila, sinecheck nila. Minsan nga, nakita ko may resibo pa, di ba? Opo, pag may mga resibo. Ayan, pag may mga resibo, mas mataas yung value sa kanila. So, eto, magkano mo ngayon siya binibenta? Eto, 36,000 siya, ma'am. 36,000. Ilang GB siya? 256 GB. May warranty pa siya. To next year? Yes, pa. At 100% battery health. Eto, may mga 11 Pro Max tayo, ma'am. Ang ganda yes, ng 11 Pro Max. Ayan. Tatlong camera. Oo. 256 GB yes, naman to. Yes, pa. Kano naman dito, Ms. 33,000 po. 33,000 siya. Ang ganda ng gold, no? Yes. Kasi pati yung gilid niya, oh. Tapos tatlong camera na siya. Tapos sobrang kinis niya, mga ka-best finds, look. Oh. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi lang dapat sa physical titingin. Okay. Oo, para sigurado kayong tatagal yung mga gadget nyo. I-follow nyo yung legit check na tinuro sa atin ni Miss Mimic. Na tayo, ma'am. Yung maliit na size naman yan. Si 11 okay. Pro. Ito, 64 GB. So, itong si 11 Pro, how much naman yan? Ito, 25,500. So, 64 GB. Mm-hmm. And then, si 256 GB naman is 29,500. Yes, ma'am. Ito tayo mga iPhone 11 128. Mm-hmm. Ito, 22,500. 128 GB. Mm-hmm. Battery health, open line. The original batteries pa yun yes, sa kanila. Yes, original LCD, all parts original pa po. Kahit mas mataas ng battery, minsan nasa 23,500. And may mga second hand din tayo na iPhone XR, pinakamabilis sa... Ayoko nga. Ngayon, pinakamabilis sa mga estudyante. Ang dami rin nag-i-inquire ng iPhone XR. Why? Maganda yung camera niya, tapos yung iba, maganda daw yung review niya sa gaming. Maganda yung battery niya. Okay. And affordable lang talaga siya. Oo, so iPhone XR? XR, 64 GB, 15,500. Oo nga, very affordable, very affordable no, for yeah. students. Naka-iPhone ka na, 15,500 lang. Yes po. Very clear na rin yung camera niya, no?
Kaya talagang ang dami-daming inquiries ng XR. May ibang colors pa to. May iba tayo mga bestseller is white, black, meron tayo. May mga coral tsaka blue din ito, ma'am. Ito nilang mag-order sa inyo online, for example. Message na ako, ma'am, sa Facebook namin, sa Instagram, or sa Viber WhatsApp number namin. Contact nila yung mga details namin, ma'am. Cellphone number namin. Para ipa-deliver namin. So, pwede naman ding LBC, no? COP, ayan. COP cash on pick-up. So, bayad lang din pagkakuha nyo na nung items nyo. Ito si mga iPhone XS Max 64. Meron ako dito, no? Secondhand 64GB. Ito rin, ha? Yes, po. Okay. So, how much naman yung 64GB na XS Max? Ito, 19,500. 19,500 na lang. Oh, ito, isa-isa na lang talaga. Bihira na lang yung mga XS Max natin na secondhand. Ah, ganun. Hira na lang talaga siya. Mas mabenta kasi si mga 11 Pro Max. May mga 8 Plus pa din tayo, ma'am. 8 Plus 64 tsaka 256GB. So, ito naman mga 8 Plus nila. Ayan, magkakano naman siyan? 64GB tsaka si 256GB. 12,000 tsaka 15,000. 12,000 and 15,000. Ito si iPhone 8, ma'am. 256GB. Okay, so, magkano si iPhone 8? 8, walang repair. 12,000 po. 256GB na. Open lang. Not bad. Anong aasahan namin sa AMS, Miss Mimic, sa mga susunod? May mga parating ba kayong mga bagong stock? Yes po. Meron pa naman tayo. Nag-restock pa naman tayo, ma'am. Next week, may restock din tayo ulit. Sana mag-agin na naman. Restock lang tayo. Oo, kasi ang daming may favorite kay Miss Mimic, ano? Ang dami nating mga subscribers na talagang nire-request siya dahil nga very honest seller nga daw. And yung mga nag-feedback sa atin na pag-uwibili sila rito, talagang tinitest ni Miss Mimic sa kanila. Kaya next time na magkaroon uli si Miss Mimic ng mga ibang stocks, yung mga paparating niya, i-update namin kagad kayo mga ka-best finds. Kasi alam naman natin, nakuha na ngayon ng mga 13 month na mga bonus. Gusto magkaroon ng iPhones and Androids na second hand or brand new. Dito sa Green Hills, yung pinakamura niyong makikita ay nandito sa AMS Gadgets. Yung business hours niyo ngayon December? This December from 11 to 9 p.m. 11 to 9. So, maganda yung pwesto nila, Miss Mimic, ha? Nandito sila sa V17. So, pag-akyat nyo lang ng escalator, along lang sila dun sa railings. Ang dulo sila, madali lang hanapin yung stall nila, Miss Mimic. Saka active din sila actually sa TikTok, eh. Kaya even sa TikTok, nakita ko kayo. So, pwede nyo rin silang i-message sa TikTok dahil lahat yun na ma-monitor nila in case you wanted to order. Ayan, mga ka-best finds. Maraming salamat uli sa panood ng ating vlog ngayon. Miss Mimic, imbitahin mo sila rito sa stall mo. Yes po, this December, ma'am, sa V17 pa rin tayo. Second floor, Green Hills B Mall Shopping Center. Sa mga gustong pumunta, visit lang po kayo dito. Open tayo from Mondays to Sundays, 11 a.m. to 9 p.m. Sa tawagan nila din kami sa mga contact number namin, ma'am. Sa hindi naman makakapunta, message na kami sa Facebook, Instagram namin. For COD or COP by LBC Nationwide po tayo. Ayan. So kahit mga taga-probinsya kayo at gusto nyo magkaroon ng mga murang iPhones and Androids, message lang kayo sa FB page ng AMS Gadgets. I-share natin lahat ng information na yan sa ating description box. So ayan mga ka-best finds, I hope na marami kayo natunan ulit sa ating vlog. Please don't forget to like the video. Mag-subscribe na rin po kayo and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga best finds tayo tulad nito. Okay, and we'll see you again next week at Best Finds. God bless! God bless!